Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga ang usapin di umano sa mundo ng social media. Ginang Imelda Marcos, tila nagsalita na nga di umano at binulatlat nga ang tunay na nangyari nung panahon ni Ninoy Aquino. Matatandaan natin na tila naging guhaman nga ang mga Aquino at pinahirapan si Ginang Imelda Marcos at Ferdinand E. Marcos. Dahil di humano, matatandaan natin na tila kinukuha nga ng government ang kanilang mga ari-arian at hindi na ito binabalik dahil ang banat nila ay tila ninakaw daw nila ito sa mga kaban ng bayan. Ngunit makikita natin na tila nung nagbalik nga ang mga Marcos sa Malacanang ay dito nga tila linabas ni Ginang Imelda ang kanyang statement na hindi nagmabago mula pa noon hanggang ngayon ay pare-pareho kung paano nga walang hiya na tila kinawawa ng mga Aquino si Ginang Imelda Marcos. Sa matagal na panahon ay tila naghari-harian nga ang mga Aquino at tila pati nga ngayon si Pinoy ay nagtatago sa Amerika at tunay nga na hindi raw ito patay dahil wala talagang abo na pinakita. Tila makikita na walang picture at abo na lang ito nung ipinakita. Buwelta pa ng maraming netizen at mga testigo na nakita mismo si Pinoy Aquino sa Amerika. Dito nga natin makikita na pinepeke nila dahil ayaw makulong at mabulok sa bilangguan dahil marami ito sasampa sa kanya. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tatalakayin ho natin ngayon, ano mga kaistorya, ito hong isang napakalaking bagay na dahilan kung bakit hinuli at ikinulong ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino. Yung natuklasan nila sa Hacienda Luisita. At ito hong may kinalaman sa pagkakatugma po ng nakasulat sa diary ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at yun pong mga sinasabi ni Enrile. Magkatugma mga kaistorya. Pakishare ho at pakilike mga kaistorya para naman ho malaman ng maraming Pilipino ang isang muling katotohanan na kwento ng kasaysayan na atin pong tatalakayin ngayon. Narito na mga kaistorya yun hong pagsisiwalat ni Madam Imelda Marcos kay Ruby Wax. Eto na. Pakinggan ho ninyo, panuorin ninyong mabuti, mga kaistorya. Why does Cory Aquino hate you so much? Because of her husband? I really don't know because I mean, did she, before her husband was assassinated, were you friends? I only met her once, and that was when I visited her husband a few hours before of he left because he wanted to leave. He said they said before he left New York. And left the States, and I arranged everything, got to clear him papers in spite of his real conviction. But he knew because, if he came back here, he had conviction because he had, they found truckloads of dead people, massacred people in their hacienda. That's about dead people in massacred people in Hacienda Luisita. And that's the reason why Marcos did not put him just for political reason. He was no threat politically to us. Narinig nyo, napanood nyo. Si Ma'am Imelda Marcos ang nagsalita. Across the platform of Facebook, available pa rin yan mga kaistorya. Yung interview na yan ni Ruby Wax kay Madam Imelda Marcos. I-search nyo lang po, Ruby Wax interview with Imelda Marcos. Lilitaw na ho yung mga video na yan. Kung hindi ako nagkakamali mga kaistorya, yung interview na yan ay yung noong panahon na ang Madam Imelda Marcos ay nahalal po na representative po ng First District po ng probinsya ng Leyte noong 1995. Ganito ang pagkakasabi niya. Hinuli
ipinakulong ni Pangulong Ferdinand Marcos si Ninoy Aquino dahil daw kasi si Ma'am Imelda Marcos ang nagsabi, hindi ako, mga ka-istorya, nire-relay ko lang sa inyo. Dahil daw sa isang truck ng minasaker na mga tao, bangkay na mga tao, isang truck na tuklasan sa Hacienda Luisita. Gaano karami yun? Na-imagine nyo, mga ka-istorya. Isang truck ng mga pinatay na tao na tagpuan, na tuklasan sa Hacienda Luisita. Doon sa isang nakaraan nating live stream, sinabi ni JPE kaya Senator Robin Padilla na ito hong Hacienda Luisita ginawa rin daw hong parang hideout ng makakaliwang grupo. Si dating Senator Juan Ponce Enrileben ang nagsabi na may kinalaman si Ninoy, may kaugnayan sa makakaliwang grupo. Again, nire-relay ko lang sa inyo yung mga impormasyon na sinabi ni Enrile. Mga ka-istorya, na-imagine nyo gaano karami yung isang truck na mga pinatay na tao. Nabalitaan ba ninyo yan, mga ka-istorya? Sa atin pong mga senior dyan na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, bakit ba mahal ng nakararaming Pilipino ang mga Marcos? Alam natin, napatunayan na mga ka-istorya, nitong nagdaang butuhan na talagang mas maraming Pilipino nagmamahal sa mga Marcos. Bagaman noong mga panahong iyong nakalipas na mga dekada, hindi naman yan mga ka-istorya na-emphasize, di ho ba? Ang lagi nga napoproject sa mga balita, galit ang mga Pilipino sa mga Marcos. Dahil nga daw, mamamatay tao, nagdeklara na nga martial law, human rights abuses, kurakot, magnanakaw. Ayan yung pinoproject nila, di ho ba, mga ka-istorya? Bakit sa kabila ng lahat, minahal pa rin sila ng mga Pilipino? Naitanong yan kay Ma'am Imelda Marcos ni Ruby Wax. Eto na po. When I came back, after all the vilification and relentless persecution, yes, Marcos is in the media and everywhere. Millions of people embraced me and they said you got bruises of love. Yes, on your arm. People. And then when everywhere I go, the people come. Why does the country love you so much? Why are you mobbed when you go into the streets? What is it about you that they love so much? Maybe I'm transparent. Maybe they know what's in my heart. Maybe they know that I love them. Yung tanong ni Ruby Wax, bakit daw siya mahal ng bansa, si Ma'am Imelda Marcos? Bakit daw mahal ng mga Pilipino si Ma'am Imelda Marcos? Kasi siguro, sabi ni Ma'am Imelda Marcos, kasi transparent ako siya. Kapag sinabi ko kasing transparent, walang itinatago. Siguro niya nararamdaman ng mga tao na mahal ko sila. Kita nyo, mga ka-istorya. Totoo ba ang sinabi ni Ma'am Imelda Marcos na mahal niyo talaga si Ma'am Imelda Marcos? Mahal niyo talaga ang mga Marcos? Totoo ba na nararamdaman niyo na transparent si Ma'am Imelda Marcos? Walang itinatago? Totoo ba na nararamdaman niyo yung pagmamahal ni Ma'am Imelda ng mga Marcos sa mga Pilipino? Comment down below, mga ka-istorya. Ipahayag niyo po kung ano ang pagkakilala niyo sa mga Marcos. Eto pa, yung katotohanan kung bakit po napawalang sala ang mga Marcos. Ano ba ang paniniwala, paninindigan ng mga Marcos? Eto. It was prevailed. Justice prevailed. The truth prevailed. Justice prevailed. Mananaig ang katotohanan, mananaig ang katarungan. Pasensya na ho, kasi yan mismo yung quality ng video, kaya inuulit ko sa inyo. Kasi parang hangin yung maririnig mo, kasi lumang-luma na ho ang video na yan, mga ka-istorya. Kaya ganyan ho yung quality niya. And as a believer, I know the truth will prevail because God is on the side of the truth. And when Ferdinand was very, very sick, he used to say to me, and he was worried for me, I was quite apprehensive about my situation. He would always tell me, he said, the truth will set us free. Don't worry, he said. All our lives limited ourselves to the right.
God's design of the mighty and the truth thereby will be in us. And so this is the strength and the peace we need that is carried into this day. Ayun. Sa simpleng paliwanag, mga ka-istorya, naniniwala si Ma'am Imelda Marcos na mas mananaig ang katotohanan dahil para sa kanya umano ang Panginoon ay nasa panig ng katotohanan. Totoo naman yan, mga ka-istorya. Ang katotohanan umano na yan, ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan kung bakit hanggang sa mga panahong ito nakatagal siya. Alam niyo ba? Yung sinabi ni Inonrile, mga ka-istorya, na may hunta, mga military officers, matataas na opisyalis ng gobyerno, may planong pabagsakin si Pangulong Ferdinand Marcos noon. Yung mga huling taon ng kanyang termino, kung hindi ako nagkakamali, alam niyo bang tumutugma yon sa diary ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para doon sa mga nagsasabing ulyanin si Inonrile, nagsisinungaling, kay ganito, kesyo ganyan, kung ayaw niyong paniwalaan si Enrile, alam niyo kasi mga ka-istorya, may mga nagko-comment dyan para hikayatin tayo na huwag nating paniwalaan si Enrile. Instead, sila yung paniwalaan natin. Ako, mas paniniwalaan ko si Enrile dahil ginagamit ko ang konsensya ko. Mga ka-istorya, pakiramdam ko, nagsasabi ng katotohanan si Enrile. Ewan ko sa inyo kung ang pakiramdam po ninyo, mga ka-istorya. Ito yung diary ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nakalagay ho dito na petsa, January 28, 1970. Sa website po ito ng The Philippine Diary Project.com. Nakalagay dyan, diary entries from Philippine History, Diary of Ferdinand A. Marcos. Office of the President of the Philippines, Malacanang. Ito ho, rewrite ito. Ito yung pinakakopya mismo nung kanyang diary. So dun tayo sa rewrite since mas madaling basahin yan, mga ka-istorya. Ito po sa second paragraph. The conspiracy to grab power and assassinate me and about 100 officers. Opisyalis ha, mga ka-istorya. Nasa 100 umanong mga opisyalis. Yung conspiracy, yung sabwatan umano, meron para umano agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos at patayin siya. Malinaw na mababasa, mga ka-istorya. May nakalagay pa nga po dyan, mga ka-istorya. The terrorism in Central Luzon with the HMBs and the Mau holding. Yan ho yung dalawang yan, yung mga makakaliwang grupo ho yan. Some towns in their power. The repeated cases of liquidation of government sympathizers, informers, and agents. The pink intellectuals. Bakit kaya may nabanggit dito na pink intellectuals ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Writers, professors, and students, and fellow travelers. Then, the time, bomb in Jusmag. The riot in Congress last Monday. Now, the UP faculty marches to Malacanang tomorrow and denounces police brutality and holds the administration responsible for the policy of... Ayan na ho yung mga ka-istorya, yung pagtutulo nitong tawag dito, mga ka-istorya, aktivista kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dito ho, mga ka-istorya, sa second paragraph po na ito, may nakalagay. The slow chipping at the people's confidence in government authority. If we do not prepare measures of counteraction, they will not only succeed in assassinating me, but in taking over the government. Anong ibig sabihin, mga ka-istorya? Kasi itong mga kumukontra, lumalaban, tumututol kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama na dyan ang makakaliwang grupo marahil, mga ka-istorya. May mga ginagawa ho sila, mga ka-istorya, aksyon, para humawalan ng tiwala ang mga tao noon sa gobyerno at sa mga autoridad. Bakit nila ginagawa yun, mga ka-istorya? Alam nyo na ang purpose ngayon. Ang sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung hindi siya gagawa ng hakbang, ng aksyon laban sa ginagawa ng mga taong yan, hindi lang umano sila magtatagumpay, napatayin siya, kundi magtatagumpay din po sila, mga ka-istorya, na kunin, pamahalaan ang gobyerno. Yan yung dahilan eh. Kaya ho noong 1972, dalawang taon pa ito bago siya mag-declare ng Marshal. Yan yung dahilan, mga ka-istorya.
kaya po siya nag-declare ng marasyal. Malinaw na ngayon. Anho, tumutugma po ang nakalagay na yan sa diary ni Pangulong Ferdinand Marcos doon sa sinabi ni Enrile. Tumutugma, mga ka-istorya. Eto yan. Panuorin po ninyo. May ginawa na kasi akong dating content yan. Anho, mga ka-istorya. Panuorin nyo ito. We never planned to involve the people. It was plainly, purely a military action. But with one condition that we will not harm the president and his family. It just happened that it burst that day, involving a group of generals who had also a political plan. I do not know whether your father, I'm sure he, your father did not know, or your mother. But they had a political plan to establish an alternative government. From my point of view, I had to do something about it at that point in our history, because I was involved with the military. I was the head of the Department of Defense. I did not involve the generals of the military because they were involved. And so I had to work with young people in the military who were idealistic enough to agree to protect the interests of the country and the Filipino people without involving the people themselves. If you remember, I went to the palace. I do not know whether you heard about this. July of 1985, I was resigning. Why were you resigning? Because some people reported to the president that my men in the Department of Defense were scaling buildings at night. It was true that we did, but that was in connection with his instruction to me to organize an anti-terrorist group unit in the Department of Defense. So on that basis, you thought that you did not, No, they were saying that you were planning something. Although, to be truthful, at that point we were organizing because I received an information that there was a military junta and that I was supposed to be executed by that junta if something happens to your president. I did not know that the president was sick at that time. Why were you on the kill list of that junta? Because I was a hindrance to their political objective. So unbeknownst to many or most people, there was a plan for a military takeover already. Correct. And the junta was already organized. Yeah. Can you tell us who the members of the junta were? Well, maybe for a little surprise. The chief of his staff, the general of the head of the Philippine Army, the head of the Philippine Air Force, the head of the Philippine Navy, the head of the Philippine Coast Guard. Those were the members of the junta. How were they going to take over the reins of power? According to the information I received, if your father died, they were not supposed to announce it at all. They will keep it away from the knowledge of the public. They will invite all the members of the cabinet in the name of your father for a cabinet meeting. And once we are in the palace, we will be quarantined. But in my case, I will have to be executed. Ayan, mga ka-istorya. So ang sabi ni Senator Juan Ponce Enrile, mga ka-istorya, ang dahilan pala kung bakit siya nag-revolt kay Pangulong Marcos ay ito. Ganito yon, mga ka-istorya. Ano? Noong mga panahong yun, nakatanggap umano siya ng report na mayroon umanong isang grupo na gusto siyang liquidate, gusto siyang patayin, mga ka-istorya. Bakit gusto siyang patayin nung grupo na yon? Kasi yung grupo na yon, mga ka-istorya, ay mayroong isang political agenda. At si Senator Juan Ponce Enrile noong mga panahong yun ay hadlang sa political agenda ng grupo na yon. Kaya ang ginawa nitong si Senator Juan Ponce Enrile na noon ay defense minister, mga ka-istorya, ay nag-formulate siya, gumawa siya, mga ka-istorya, ng isang anti-terrorist group na ang mga miyembro ay mga military. Ang problema, mga ka-istorya,
Nung itinatag nila ang ram ay mayroon umanong mga tao na nagsusumbong ng hindi maganda kay Pangulong Ferdinand Marcos na ang sabi umano kay Pangulong Ferdinand Marcos ay mayroon umanong parang hindi magandang pinaplano itong sina Enrile noon. So ang nangyari mga kaistorya bago maganap ang EDSA People Power Revolution ay gusto umano silang ipahuli ni Pangulong Ferdinand Marcos kasi nga daw mayroon silang pinaplano hindi maganda. Yun nga daw yung itinatag yung ram na parang naging iba naman ang impresyon ng mga tao sa paligid nila. So yun ang dahilan mga kaistorya kung kaya sila ay pumunta sa krami mga kaistorya para ipagtanggol ang kanilang sarili. So may binanggit siya mga kaistorya na grupo na may political agenda. Ano ba yung grupo na yun mga kaistorya? Yun umano ay isang junta ng miyembro mga kaistorya ay mga military, matataas na opisyal ng military. Ano umano ang plano ng junta na yan mga kaistorya? Ang plano umano nila ay i-take over ang government. Papatawag daw sila ng isang cabinet meeting kung saan hindi nila i-announce ang nangyari kay Pangulong Ferdinand Marcos. At pagkatapos, kapag dumalo umano doon si Enrile ay huhulihin umano nila, ikukulong at papatayin din. Ngayon, sa kaumano nila i-announce na sila na ang namumuno sa gobyerno. Yun ang sabi ni Enrile, mga kaistorya. At dahil umano doon, kaya siya nagtatag ng ram para hadlangan umano ang plano ng junta na yun. At para maproteksyonan din yung kanyang sarili kasi plano nga din mga kaistorya na siya daw ay patayin. Ang problema, nagkaroon nga doon ng mga taong nagsumbong ng iba kay Pangulong Ferdinand Marcos kaya nag-utos ang Pangulong Ferdinand Marcos na sila ay hulihin. At nung huhulihin umano sila ay pumunta na sila doon sa krami para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngayon, nung nandoon na sila sa krami, mga kaistorya ay hindi umano nila inaasahan na dadagsa doon ang mga tao. E wala naman daw umano silang plano na gamitin ang mga tao. At wala din naman umano silang plano na saktan ang pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos at siyempre ang Pangulong Marcos. Ngayon, sino ba mga kaistorya ang dahilan kung bakit nagdagsaan ang mga tao sa EDSA? Ang nanawagan mga kaistorya sa Radyo Veritas ay si Jaime Cardinal Sin. Ang sabi ni Jaime Cardinal Sin doon mga kaistorya, pumunta ang mga tao doon sa EDSA sa krami para umano bigyan ng proteksyon, ipagtanggol sina Enrile na nagkasalo ko yun na nga umanong nagkukodita laban kay Pangulong Marcos kasi baka nga daw atakihin ni Pangulong Marcos ang EDSA noon. So pumunta doon ang mga tao, nagdagsaan doon ang mga tao. Okay, mga kaistorya, o narinig nyo, kayo na ho ang bahala kung maniniwala kayo o hindi sa takbuho ng kwento ni JPE mga kaistorya at doon sa isang referensya natin yung diary ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Basta ako mga kaistorya sa pakiramdam ko anyway kanya-kanya naman ho tayo mga kaistorya ng judgment sa pakiramdam ko nagsasabi ng totoo si JPE kasi sa tagal na ho mga kaistorya na nangyari yung mga isinasaysay na ni Enrile tandang-tanda niya pa rin. So nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. So base sa takbo ng kwento mga kaistorya, 1970, dalawang taon bago magdeklara ng Marcelo si Pangulong Marcos, may threat na na agawin ho yung gobyerno. May threat na ho na siya ay patayin. Pagkatapos nitong mga taong 1986 na bago naganap yung EDSA, People Power, mga kaistorya, may sinasabi pa rin si Enrile na may hunta na may plano nga patayin ang Pangulong Marcos Sr., agawin ang kapangyarihan sila ang maupo sa gobyerno at may plano rin na patayin si Enrile. Ibig sabihin mga kaistorya, nananatili yung threat mula noong bago magdeklara ng Marcelo hanggang ho noong 1986. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kaistorya. Muli po ako si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Well mga kababayan, tila maganda nga ang history ng Ferdinand E. Marcos at Ginang Imelda Marcos sa bansang Pilipinas. Ngunit tila kinadidismaya ng maraming netizen ang pamumuno ni President Bongbong Marcos ngayon dahil di umano sa kanyang ginagawa ang kanyang pangako ay tila wala pa itong natupad kahit singkong duling ay tila wala pa. Banat tuloy ng maraming netizen na tila sinisira niya ang testimony
kanya ng kanyang ama at kanyang ina na pinaghirapan sa bansang Pilipinas dahil di umano kay First Lady Liza Araneta Marcos na tila kinokontrol nga raw si President Bongbong Marcos. Well, mga kababayan, ano ang inyong palagay? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.